sin na yun din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso at isipan, pasalansan ko'y aking kinikilala. Patawarin niya ring kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linis, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ngayong Miyerkules ng Abo, sinisimulan natin ang panahon ng Kwaresma bilang paghanda sa misteryo ng Paskwa, ang pagpapakasakit, kamatayan, at muling pagkabuhay ni Jesus. Tanda ng pagdadalamhati at pagsisisi, ipinapahid sa atin sa ating noo ang Abo. Subalit itong tanda ng pagsisisi ay dapat na antabayanan ng tapat na pagbabalik loob, ng metanoia o ng pagbabago ng isip at puso. Umasa tayo sa kabutihan at awa ng Diyos, sapagkat batid nating hindi sapat ang sarili nating kakayahan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong masimulan namin ngayon ang sa banal na pagkukusang magtiis ng kagutuman ang pakikipagtunggalian bilang mga kapanig ni Kristo sa aming pagsugpo sa mga salungat sa pamumuhay sa Espiritu, maging amin nawang sandatang pagtitimpi sa sarili sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Joel. Sinasabi ngayon ng Panginoon, mataimtim kayong magsisi at manumbalik sa akin. Kayo'y mag-ayuno, manangis at magdalamhati. Magsisi kayo ng taos sa puso. Hindi pakitang tao lamang. Magbalik loob kayo sa Panginoon na inyong Diyos. Siya'y may magandang loob at puspos ng awa. Mapagpahinuhod at tapat sa kanyang pangako. Laging handang magpatawad at hindi magpaparusa. Maaaring lingapin kayo ng Panginoon at bigyan ng masaganang ani. Kung magkagayon, mahandugan natin siya ng haing butil at alak. Ang trompeta ay hipan ninyo sa ibabaw ng bundok ng Siyon. Iutos din niyo na mag-ayuno ang lahat. Tawagin ninyo ang mga tao para sa isang banal na pagtitipon. Tipunin ninyo ang lahat, matatanda't bata, pati mga sanggol, at maging ang mga bagong kasal, mga saserdote. Kayo'y tumayo sa pagitan ng pasukan at ng dambana. Manangis kayo't manalangin ng ganito. Mahabag ka sa iyong bayan, O Panginoon.
Huwag mong tulutang kami hamakit pagtawanan ng ibang mga bansa at tanungin, nasaan ang inyong Diyos? Pagkaraan ipinamalas ng Panginoon na siya'y nagmamalasakit sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, iyong kawaan kaming sa'yo'y nagsisuway. Poon, iyong kawaan kaming sa'yo'y nagsisuway. Ako'y kawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin. Ayon din sa iyong pag-ibig sa akin, linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Poon, iyong kawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Ang pagsalansang ko ay kinikilala. Laging nasa isip ko at alaala. Sa'yo lang ako nagkasalang tunay at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Poon, iyong kawaan, kaming sa'yo'y nagsisuway. Isang pusong tapat sa aking likain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harap ay huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang paghahariin. Poon, iyong kawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Poon, iyong kawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ako'y sugo ni Kristo, parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo sa pamamagitan ko. Makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos, ipinamamanhik namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos. Sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakikinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita. Tingnan ninyo, ngayon na ang panahong nararapat. Ngayon ang araw ng pagliligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sitay na po ang lahat. Nagpupuri kami sa iyo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa iyo, Panginoong Hesukristo. Kapag ngayon napakinggan ang tinig ng buong mahal, huwag na ninyo
kalangan ang pagsasakatuparan ng ngiti niya at kalooban. Nagpupuri kami sa iyo, Panginoong Hesukristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buwat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga, pag nanlimos ka, huwag mo nang ipagkaingay ito, katulad ng ginagawa ng mga mapag-imbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung manlilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos at gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapag-imbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutiang ginagawa mo ng lihim. Pag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapag-imbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga taong sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, magayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siya lamang nakakaalam nito. Siya na nakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ay gaganti sa iyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna ang lahat. Mga minamahal kong kapatid, isa po sa simbolo na ginagamit natin ngayong panahon ng Miyerkules ng Abo ay yung mga sinulog na palaspas na nagiging abo po at ipinapahid sa ating noo. Mga minamahal kong kapatid, ang pagkakataong ring ito ay paggunita doon sa ating ipinagdiwang noong nakaraang taon ang maluwalhating pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. At mga minamahal kong kapatid, isang pagpapaalala ito sa atin. Ang ating Panginoon ay pumapasok sa ating puso. Kailangan nating linisin ng ating mga kalooban. Ang mga abo pong ipinapahid sa ating noo mula doon sa palaspas na natuyo na parang walang buhay. Mga palaspas na nabulok. Pag inyong tinignan, hindi ka aya-aya at walang buhay. At ganun din po yung isang kalooban, ang ating kalooban na punong-puno ng hinanakit, punong-puno ng galit, punong-puno ng mga bagay na hindi makadiyos. Yun po yung ating kalooban. At ngayong panahon na tayo papasok sa panahon ng Kwaresma, sa panahon ng pagsisisi, pagtitika, tayo inaanyayahan. Talikuran yung ating mga kasalanan at mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Mga minamahal kong kapatid, ito yung panahon kung saan maaari tayong magbigay ng special na pagkakataon upang magsakripisyo.
pagsisihan yung ating mga kasalanan. Pero kailangan natin maging maingat, mga minamahal kong kapatid. Sinabi sa ating mga pagbasa, sikapin nyo yung inyong gagawin, sabi sa atin ating Panginoong Jesus, sabi ni Propeta Joel, ay hindi para sa pagpapanggap at pagpapakitang tao. Diba? Meron tayong ganung natural tendency na ibida yung ating sarili kahit sa gitna ng paghihirap. Hindi tayo tunay na nagsisisi. Ano yung gusto nating gawin? Gusto lang nating makita ng tao na tayo'y parang tila nagsasakripisyo, nagbibigay, nagbabahagi. Pero ang totoo, hindi naman tayo tunay na nagbabahagi. Hindi naman tayo tunay na nagtitikat, nagsisisi sa ating mga kasalanan. No? Parang yung mga simbolo sa ating noo, nawawalan ito ng saysay, yung pinapaalala nito na sa atin, kung hindi tayo nagiging totoo sa ating buhay bilang mga Kristiyano, paalala po yan ng ating buhay sa kahuli-hulihan. Diyan tayo nagmula, diyan tayo babalik. Paalala sa iyan, paalala sa atin ang banal na krus sa ating noo, ang mga abog ito na dapat hindi tayo nagmamalaki sa harapan ng Diyos. Kahit ano pa yung ating marating sa buhay, sa kahuli-hulihan, babalik tayo dyan. Ano man yung pinagmamayabang at pinagmamalaki mo ngayon at ginagawa mo ngayon, lahat yan mawawala. Babalik rin tayo sa Panginoon. At para saan yung ating mga ginagawa? Kung hindi natin tatalikuran yung ating mga pagkakasala, hindi natin makakapiling at makakasama ang Diyos. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, isa po ito sa paalala. No? Meron po tayong tatlong pillars ng ating itong panahon na ito, ng panahon ng pagsisisi, no? Panahon ng pagtalikod sa kasalanan. At ano po yung tatlong ito? Una, panalangin. No? Very obvious po yan. Kailangan natin manalangin upang malaman natin ang kalooban ng Diyos. Upang malaman natin ano ba yung mga bagay na dapat kong i-give up, mga bagay na kailangan kong magsakripisyo upang magkaroon naman yung iba. Malalaman natin ang kalooban ng Diyos kung tayo magdarasal. Kung hindi tayo magdarasal, yung gusto lang natin yung ating gagawin. Pero kung tayo lalapit sa Diyos at mananalangin, hindi yung kalooban natin yung mananaig. Sino yung mananaig dito? Yung kalooban ng Diyos. Sapagkat tayo ay nananalangin, humingi ng tulong sa Kanya. Pangalawa, mga minamahal kong kapatid, almsgiving. Pagkatapos, bago ang almsgiving, pananalangin, una, tayo mananalangin, no? Prayer. Pangalawa, tayo ay magpipigil, no? Tayo magpapas, fasting, no? At ano yung ginagawa natin pag tayo nagsasakripisyo? Ngayon po, inaasahan tayo na mag-fast, no? Isang one full meal para sa mga tao o sa mga edad na 14 or 18 pataas, bukod doon sa may mga sakit. At itong mga sakripisyong ito ay paglilinis ng ating sarili, no? Tayo ay umiiwas sa mga bagay na ito upang mapagtanto natin sa ating kalooban, ano ba yung kalooban ng Diyos. Bakit? Sapagkat kung tayo ay nasasatisfy ng mga bagay, tayo ay nagkakaroon ng fulfillment sa isang mga bagay na ating kinakain, madalang natin malalaman ng kalooban ng Diyos. O mahihirapan tayong malaman ng kalooban ng Diyos. Bakit? Punong-puno tayo. Kaya nga isang paraan na ginagawa natin, inaalis natin yung mga bagay na nagbibigay sa atin ng kasiyahan, ng pleasure, upang matanto natin yung mga bagay na hindi natin ma-recognize sapagkat nasanay na tayo na masaya, nasanay na tayong busog, no? Nasanay na tayong may mga bagay na nakapagpapasaya sa atin.
Kaya ito po yung itinutulong sa atin ng pagpa-fast. Tayo nagsasakripisyo upang yung ating ipinagdasal, yung ating iningi ng tulong sa Diyos, magawa natin. Sapag kailangan nating pigilan yung ating mga sarili na gumawa ng mga bagay na hindi maka-Diyos. At panghuli, mga minamahal kong kapatid, almsgiving. Kung tayo nagsasakripisyo, hindi yon para makatipid tayo. Hindi ako kakain ngayon at yung na-save ko, nakatipid ako kasi hindi ako kumain ngayon ng karne. Hindi ako kumain ng 2,000. Ako'y nakatipid at makakatulong ito sa akin ngayong panahon ng Kwaresma kapag ka ginawa ko ito, makakatipid ako. Maling pananaw, maling pag-iisip. Ang ating pananalangin, yung ating pagsasakripisyo, dapat ang bunga pagbibigay. Hindi ka dapat nakakatipid. Yung nasisave mo, hindi dapat napupunta sa iyo. Yung nasisave mo, dapat nakapagpapabusog ng taong nagugutom. Dapat nakakatulong sa iyong kapwa. Yun yung saysay nun. Hindi natin tinatanggal yung isang bagay na nakakatulong at nakapagpapaligaya sa atin upang itabi lang ito at sa pagdating ng panahon o sa tamang pagkakataon, maari na nating isatisfy ulit yung ating sarili. Hindi po ganun. Tayo nagsasakripisyo, tayo nagbabahagi upang yung mga kapatid nating nangangailangan maranasan yung nararanasan mo. Upang masatisfy sila nung pangkariniwa na lang sa iyo. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, nawawala nang sa isa yung ating ginagawa kung hindi tayo nagbibigay. Kaya po napakahalaga nitong tatlong bagay na dapat nating tandaan. Una, kailangan nating malaman ng kalooban ng Diyos. Kaya kailangan natin manalangin. Pangalawa, hindi tayo makakapagdasal, hindi natin malalaman ng kalooban ng Diyos kung punong-puno tayo. Kaya kailangan disiplinahin ang sarili, tanggalin yung mga bagay na naglalayo sa atin sa Diyos. Kaya kailangan nating mag-fasting, mag-sakripisyo. At ang bunga ng pananalangin at pagsasakripisyo, pagbibigay. Kaya ngayon pong panahon na ito, tayo naghahanda sa rurok ng ating pananampalataya. No? Ang pagkamatay, ang paghihirap, pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoon, ang kanyang pagpapakasakit, ito po yung ating grasyang hihilingin sa buong panahong ito. Na nawa, anuman pong ating matanggap na biyaya mula sa Diyos, ito'y maibahagi natin sa ating mga kapatid na lubos na nangangailangan. Ano paman po na ating magawa, maisakripisyo, maibigay natin at maibahagi natin, lalo na doon sa mga kapatid nating nangangailangan. Ang lahat pong ito, lahat ng biyaya at grasya, ipinagpapasalamat natin sa Diyos na nanatiling tapat, sabi ni San Pablo sa atin, na nanatiling tapat, naging kaisa natin na ipabilang sa atin bilang makasalanan dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Kaya ibahagi po natin yung pagmamahal na ating naranasan sa ating Panginoong Yesus Nazareno. Amen. Stay na po ang lahat. Sa paglalagay po ng abo, ito po ay papahid sa ating mga noo. Paunawa lamang po na ang mga nakaupo lamang sa pinakaunahan ng ating simbahan ang pipila para malagyan ng pari ng abo sa kanilang noo upang hindi lubos na maantala ang ating pagdiriwang ng misa. Ang iba naman ay maaaring lumapit pagkatapos ng misa
sa mga tent sa labas ng simbahan sa BPI Quezon Boulevard, Plaza San Juan Bautista at Plaza Miranda. Ang ating mga lay ministers ang maglalagay ng abo. Mayigpit na panatilihin pa rin ang physical distancing at pagpila ng maayos. Sundin po natin ang ating mga ihos o ushers. Maraming salamat po. Minamahal na mga kapatid, manalangin tayo sa mga may kapal upang ang abong sa ulo natin ilalagay para ipahiwatig ang pagbabagong buhay ay marapatin niyang gawaran ng kanyang pagpapala at malaking pagmamahal. Ama naming mapagpatawad, kinupkup mo at itinampok ang umaamin sa kasalanan at ikinalulugod mo ang nagbabagong buhay. Dinggin mo kami at kupkupin sa pagkakaloob mo ng pagpapala bilang pagtatampok sa iyong mga lingkod na naglalagay ng abo sa ulo sa pagganap ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay. Marapatin mo kami maging dalisay para sa pagdiriwang ng tagumpay ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tinawag tayo ngayon ng Ama tungo sa pagsisisi sapagkat nalalapit na ang kaharian ng langit. Magbalik loob tayo sa Diyos sa may pagpapakumbaba habang ating sinasabi, O Diyos, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. O Diyos, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Para sa simbahan, pagkalooban mo sina Papa Francisco,
mga obispo, mga pari, mga diakono at mga laiko ng pusong nagsisisi habang aming sinisimulan ang panahon ng Kwaresma. Kami dumadalangin. O Diyos, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Para sa lahat ng mga lingkod bayan, bigyan mo sila ng pusong sensitibo sa iyong awa at habag upang sila rin maging salamin ng iyong pag-ibig. Kami dumadalangin. O Diyos, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Para sa aming lahat na nagtitipon ngayon, naway makatagpo kami ng kapanatagan sa iyo, Ama, habang aming pinagninilayan ang aming mga pagkukulang sa iyo at sa isa't isa, kami dumadalangin. O Diyos, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Para sa mga dukha, sinisiil at iba pang minorya, hipuin mo ngayon ang aming mga puso tungo sa pagturing at paglilingkod sa kanila bilang aming mga kapatid. Kami dumadalangin. O Diyos, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Para sa aming mga yumaong mahal sa buhay, salubungin mo sila pabalik sa iyong mapagmahal na bisig. Kami dumadalangin. O Diyos, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Itaas din natin ang mga kapatid nating nangangailangan ng panalangin, ang mga pangangailangan ng ating pamayanan, at ang ating personal na mga kahilingan. Kami dumadalangin. O Diyos, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Ipagpanumbalik mo kami sa iyong pag-ibig, O Ama, habang aming inihahanda ang aming mga sarili sa dakilang paggunita ng misteryo Paskwal ng iyong anak at aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis. Di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Stay na po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyo, mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanang banal. Ama naming lumikha, ginanap namin ang paghahain ito bilang maringal na pasimula sa 40 na paghahanda. Ang aming kusang pagtitiis at pagmamalasakit ay makapagpadali sa inawa ng aming masamang hilig, sa aming masamang hilig, upang kami pagintapatin makinabang sa iyong anak para sa aming pagpapakasakit. Bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas si Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ni ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mo ang aming maitampak
ang kinamis ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagkakapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya isa na manghel sa awit na papuri sa iyo nang walang humpais sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. Magsulod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal na tanang kabanalan. Iyat sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging andog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at magindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na malabirheng Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa na mga apostol, ni San Juan Bautista, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Jesucristo.
Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at adya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami diya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, tilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananibikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, isama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid, ito si Jesus ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggal ang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Saan man manahan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Tinipon tayo sa pagmamahal ng ating Poong si Jesus, tayo'y lumalaban.
isa na haring nakapako sa krus. Dakilang pag-ibig saan man manahan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Purihit ibigin ang ating Diyos na siyang unang nagmamahal. Kaya mahalin ang bawat kapatid at kapwa. Dakilang pag-ibig saan man manahan, Diyos ay naroon, walang alin. Iwasan lahat ang pagkapot, pag-aalinlang at yamot. Sundin ang landasin ni Jesucristo, at ito'y halimbawa ng Diyos. Dakilang pag-ibig saan man manahan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Mapalad ang gumagalang sa Diyos at sumusunod sa Kanya. Tatamasin niya ang Kanyang biyaya, pagpalain siya't liligaya. Dakilang pag-ibig saan man manahan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Magsitay na po ang lahat. Pinaalalahan ang lahat, huwag maging kampante sa banta ng COVID-19, bagkus dapat ating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng alert level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate. Para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19, agad-agaran na tayo magpabakuna at booster. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinaupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik,
Mangyari lamang na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin banggitin ang grupo ng inyong inupuan bago lumabas ng simbahan. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ang pinagsaluan namin ay amin nawang pakinabangan sa pagkakamitan dulot ng kaligtasan ng kagutumang kusa naming pinagtitiisan at iyong kinalulugdan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo at tingin ang pagpapala ng Diyos. Ilayo nawa kayo sa lahat na makapipinsala at pagpalain nawa kayo ng bawat mabuti at ganap na kaloob ng Diyos ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pamalagiin nawa niyang nananahan ng kanyang salita sa inyong kalooban at puspusin nawa niya kayo ng kaligayahang walang hanggan. Amen. Patnubayan nawa kayo ng Diyos sa pagtahak ng kanyang landas upang lagi ninyong mabatid kung ano ang tama at marapat samantalang kayo nagdalakbay patungo sa kalangitan ng kanyang pamanang magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng mga pangyariang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglayang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulualhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulualhati ka namin.